Good morning, guys. Yan. So, again, nandito ulit tayo sa Expressway. So, vlog tayo. Ito yung topic natin na, ano, na sinasabi ko sa inyo na abangan nyo yung about sa secondary clutch ng kotse natin. So, for today, i-vlog natin yung experience ko dito sa kotse ko, no? So, lamig ng aircon natin, eh. So, yun yung na-experience natin sa kotse natin, no? Na maraming naka-experience to, especially sa Hyundai Club. Itong kotse natin kasi is Hyundai Accent. Yan. Hyundai Accent 2012 na manual. So, marami akong nabasa na naka-experience nito na sakit ng Hyundai Accent Club ng mga kotse. Yung secondary clutch. Yung tulad nito, nandito tayo sa Expressway, di ba? Basically sa na-experience ko sa Expressway, every siguro 30 minutes na nandito ako sa Expressway, tumitigas yung clutch pedal. Yung clutch pedal, yung inaapakan natin dito sa ilalim. So, nangyayari, pag tumigas yung clutch pedal natin, is hindi mo na may kambyo yung manual. Hindi mo na siya may kakambyo. Kahit anong gawin mo, hindi mo na siya may mamanual. Then, titigas na yung ano nyo, yung pedal na yon. So, ano yung rason? Ano yung sira nun? So, wag nyo munang hatulan dun sa clutch lining or sa transmission. Actually, ang sira nun is yung clutch pedal. Ito ah, yung mga naka-experience ah, na every 5 minutes or 10 minutes, 30 minutes, tumitigas yung clutch pedal. Alam nyo po, ang sira nun is secondary clutch. Yun lang po yung palitan nyo. Ako kasi, nagpalit na ako ng buo nung dati. Yung clutch lining, clutch pedal, secondary clutch. Kasi yung kotse ko dati, nag-i-sliding na ito. Then, di ba, napalitan na lahat. Buo na, brand new na lahat. After siguro 1 year, na-experience ko yung tumitigas na yung clutch pedal ko. So sabi ko, bakit tumitigas na yung clutch pedal ko nung pina-check ko yun sa mekaniko? Sabi nila, palitan na ng clutch lining, yung clutch na nandun sa loob, yung pinalitan. Kasi sabi ko, brand new na lahat. So, parang masisira yung clutch lining? So, basically, tayong mga owner, tayong gumagamit ng kotse natin, alam natin kung ano yung sira nun. Kumbaga, may mga mekaniko na second option lang naman sila, eh. Kukuha lang tayo ng experience nila, ipagtutugma lang natin. Pero ang makakaalam lang nasira na yun is tayong mga owner. Ako kasi, inalam ko talaga yung sira nun. Ako na mismo na nakakuha nun kung paano yung ayusin, paano gagawin. And ito mamaya papakita ko yung video kung ano yung secondary clutch na papalitan nyo. Napakamura lang, guys. Hindi na kayo makakabili ng 5,000, 10,000. Napakamura lang. Halagang 800 makakabili ka na, mapapalitan mo na. Mapapatagbo mo na ulit yung kotse mo ng normal. Okay? So, ano ba yung secondary clutch? Ito yung secondary clutch na panunurin natin na pinalitan ko. Halagang 800. Pero sa Korean Spark, nasa 1.5 to, eh. Pero bumili lang ako ng brand new din siya, pero hindi siya original. Tap, halagang 800 lang. Ngayon, ginagamit ko na ngayon. Ang ganda na ng hatak ng kotse natin. So, ito yun. Papakita ko sa inyo yung na-experience ko. Panunurin nyo lang yung video. Ito siya. Yan. Yan, tumutunog na yan. Yung tumutunog na yan, yan yung secondary clutch kung tawagin. So, kung titingnan nyo, guys, tinanggal ko na yung guma. Sabi nila, pina-check ko muna yun, sabi nila, hindi daw yan yung sira. So, ginawa nila, binilid ng binilid, kasi sabi nila, may hangin. So, pinablit ko, okay naman, bumabalik, pero after 30 minutes, tumitigas ulit. Hindi mo na naman may kambyo, hindi mo na naman change gear, di ba? Tumitigas na naman yung clutch pedal ko. Yun yung, ano, sabi ko,
palitan ko na lang. Ako na yung mismo nag-decision, ako na mismo gumawa din. Bumili na lang ako ng parts, tapos kinabit ko na lang siya. Okay? Ito yung mga naka-experience ha, na... Ito, lagi ko nababasa sa Hyundai Club na na-experience din nila. Ito lang yung palitan nyo, itong video na pinanood nyo. Okay? So, pag napalitan nyo yan, maniwala kayo sa akin, yung clutch pedal nyo, babalik na naman sa normal, babalik na naman yung hatak niya, babalik na naman yung kung ano yung paggamit nyo sa kotse nyo. Yan po yung, siguro alam ko, sakit ng Hyundai Accent yun eh, yung secondary clutch. Pag second, ano naman, yung kung ang sira naman ni clutch pedal, makikita nyo naman kung may leak yan o wala eh. O kaya gawin nyo, option nyo, tingnan nyo muna yung clutch pedal nyo. Kung may leak yon, palitan nyo na. Pero kung walang leak yon, yung parang tumuturo na langis dun sa clutch pedal ha, kung wala naman yun, palitan nyo lang yung ano, yung secondary clutch. Yun, yun po yung pinalitan ko. Yung pinanood yung video, tingnan nyo kung mapapansin nyo, tumutunog siya, diba? Tumutunog-tunog yung ano, binubomba ko yun, kaya tumutunog hanggang naglalock na siya. Yan. So, yun lang yung basically na na-experience ko doon sa kotse na ito. Na-experience ko nga dito sa expressway, tumigas. Nasa ano na ako? Nasa tawag dito, toll gate, 'di ba? Sakto toll gate na, magbabayad na ako. Biglang tumigas yung clutch pedal ko. Alam yung na-experience ko, sobrang nakakaya kasi bakit? Ang daming ano, ang daming nakapila sa likod. Tapos, eh, siyempre hindi ko may cambio eh, kasi tumigas na yung pedal na yun eh. Tumigas na eh. So alam yung ginawa ko, buti na lang, dalawa kami na nakasakay dito sa kotse. Pero yung kasama ko, hindi rin marunong mag-drive. So ang ginawa ko na lang, pinawakan ko yung manubela. Pakita mo tong, ano, itong toll gate na to. Ang ginawa ko na lang, bumaba ako, tapos binigay ko ito. Pakita mo ito. Ito yung babayaran, di ba? Bumaba ako, tapos binigay ko dyan. Tapos yung kasama ko, yan, magbabayad muna tayo guys ha. Ayan guys, ito yung ano, yan. Yan, yun yung ano, tawag dun. Basta yung tumataas. Ang ginawa ko na lang, tinulak ko siya. Tinulak ko na lang, tapos ang nag-drive, yung kasama ko, tinulak niya hanggat, tapos pinark ko dito sa gilid. Makita mo guys. Yan, dyan ko pinark. Alam nyo guys, syempre, nahiya din ako, di ba? nahiya ako kasi ang ganda ng kotse mo, tapos ganun, nasisiraan ka, tumitirik. Pero naka-start siya, hindi mo lang talaga maano yung pedal niya. Hindi mo lang ma-chinskir din pati. Hindi mo lang ma-chinsgear. So ang gagawin ko ngayon, para bumalik yon, para lumambot ulit yung clutch pedal na yon, is palalamigin ko ulit yung kotse. Ang gagawin ko, papatayin ko yung makina, itong kotse. Palalamigin ko in just 30 minutes. Yan. So after 30 minutes, di ba, babalik na naman yung lalambot na. So yun yung nakita ko nasira nung kotse na to. Then, guys, kung kayong Hyundai Accent owner, yan, kumingay, binuksan ko kasi. Kung ikaw yung Hyundai Accent Club na owner, kung pasok ka sa Hyundai Accent Club, makakakuha ka ng mga idea doon, makakapulot ka ng mga suggestion nila ng mga ka-club mo doon. Minsan kasi kumukuha din ako ng idea doon eh. Pero, pakiramdaman mo rin bilang owner, bilang may-ari ng kotse, ikaw mismo kung anong sira ng kotse mo. Ikaw mismo makakuha nun kung ano yung sira nun. Okay? So, yun lang yung ano ko, experience ko. Then, ano ba yung sira ng car natin? Kung na-experience mo yung in-explain ko ngayon na topic natin. Yun lang yung palitan mo guys. Secondary clutch lang. Pag ang pedal mo tumitigas. Okay? So, yun, magpapagasolina muna tayo. So, ginawa ko tong vlog na to guys kasi marami akong katulad na ganito yung na-experience nila na pinopost na gusto ko rin matulungan din sila na kahit papano, di ba, hindi sila mag-worry na baka mapapamahalan ako, baka mahal naman ang pyesa nito, di ba, baka ang laki naman ng mano nito.
So may mga ganun kasi tayong ano eh, yung sa sarili natin, nagwo-worry agad. Baka mapapagastos ako, baka ang laki ng gastos na to, di ba? So, huwag kayong mag-worry guys, sobrang mura lang. So yan, so I hope nakaka-relate kayo dun sa sinasabi ko. Especially sa mga kayong Dayaksing Club dyan na nababasa ko lagi dun eh. Yung ano, yung na-experience ko. Na na-experience nyo din, di ba? So yun lang yun guys, palitan nyo muna yung ano, secondary clutch. Meron kasi dyan mga mekaniko din, hindi ko naman nilalata. Especially yung ano, yung na-experience kong mekaniko dito. Kumukuha lang ako ng idea. Ako kasi yung ano eh, yung alam ko na, kung alam ko na yung sira ng sasakyan ko, saka lumagpas ako. Ay, hindi. Alam ko na yung sira ng sasakyan ko, pero ipapacheck ko muna yan sa mga mekaniko din, na kung nagtutugma kami, di ba? So yun, sabi ng mga mekaniko, secondary clutch saka clutch pedal, palitan ko na yung dalawang yon para siguro nasa isip din nila na kung pinalitan mo yung dalawang yon, maliban dun sa isa, at least di ba nakuha nila yung sira noon. Pero sa akin kasi bilang nagdadrive ng kotse, chinik ko din lahat naman bago ko pinalitan. So yun, pwede mo naman bilhin kahit isa lang muna eh. Yeah, bilhin mo yun, secondary clutch agad. Diba? So, yun. Simple lang yung ano natin guys, yung topic natin. Pero malaking bagay ito. Especially yung may mga sasakyan na katulad nito. Kahit anuman sasakyan yan, kung pari-pariyo lang din naman tayo nung na-experience eh. Diba? Kung ang kotse mo is Toyota Vios, ano pa, mga four-wheel, mga SUV. Diba? Pari-pariyo lang naman tayo may secondary clutch niya. Yun, so thank you so much sa mga ano natin, na subscriber natin, bago. And thank you sa mga nanonood din sa YouTube natin. And don't forget to subscribe man guys. Support nyo yung video natin kasi marami pa akong gagawin. So yun guys, and don't forget to subscribe my YouTube channel. And share nyo na rin sa mga kaibigan natin dyan. Then guys, abangan nyo rin yung car tour natin. Papakita ko tong buong kotse na ito. Ano ba yung ginalaw ko din dito? Ano ba yung pinalitan ko? Ano ba yung binili ko? Okay, so abangan nyo yan. So yun lang guys, bye bye.